Chica on the road! Rise and shine, Darling Gab! Rise and shine sa ating mga Cavite! Pero, in reality, nakikita natin ngayon, unti-unti na nagpapasilip ang sinag ng araw. Pero, nararamdaman natin ang onting lamig. Pero tila, nararamdaman natin ngayon ang init ng ulo ng ilang ating mga Cavite ngayon dito. Sasalubong kasi para sa mga babiyahe dito sa EDSA Monumento Busway Station ang pagkahaba-habang pila dahil na rin sa ngayon ay pinatutupad na ang libreng sakay sa ilalim niya ng Service Contracting Program ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kita natin ngayon agad yung pila, no? Kanina, may ilan tayong mga nakausap. Napakahaba ng pila nito, no? Umaabot na sa 30 minutes yung paghihintay ng mga pasahero na nakikita natin ngayon. So imagine, 30 minutes pa lang yan, wala pa sila doon mismo sa may footbridge para makapasok doon sa mismong Center Island o sa terminal ng EDSA Monumento Busway Station. Siguro, marami sa ating mga Cavite ngayon dito, they're taking advantage yung libreng sakay na kanilang makukuha kasi, syempre, mula dito hanggang Pasay, abo sa 60 pesos yung pasahe. At kung dahil naman sa libreng sakay, malaking menos ito para sa mga Cavite natin na bumabiyaya along EDSA. Pero on the other hand, kita man natin ngayon yung pagkahaba-habang pila bukod pa dyan, hindi na rin halos sa susunod ang social distancing. Wala sa 1 meter yung pinakapagitan ng mga pasahero, bukod pa riyan yung face shield para nagiging peke na lamang para sa ilan dahil tinataas nila ito. Tanging susutin lamang nila yan kapag sila'y sasakay na mismo sa mga bus. Habang binabanggit ko ito, nakikita po o naririnig ng ating mga Cavite yung akin sinasabi at bigla talaga nilang susutin na maayos ang kanilang mga face shield. Nakakaloka kayo, nakakalokang Lunes it is. Dahil na rin po sa libreng sakay na yan, dahil po'y nagkaroon ng 3 bilyong pondo na bahagi rin syempre ng General Appropriations Act of 2021, malaking bagay po ang libreng sakay na ito para sa ating mga healthcare workers at authorized persons outside residences o APORs. Nasimula po yan ngayong araw. Pero syempre, kung di ka namang APOR, hindi ka rin mo pwede lumabas eh. Diba? Mariba na lamang kung essential ang iyong maging aktibidad para sa araw na ito. Pagdating doon sa mismong terminal, pagsasakay ka sa bus, ay chinecheck naman kung ikaw ay isang healthcare worker o authorized persons outside residences. Pero may ilan din tayo nakausap na hindi naman na po chinecheck, basta po pasok lang po kami. Pero syempre, para po sa ating mga konduktor at sa ating mga drivers, ugaliin po natin na i-check din natin na sila ay APOR. At bukod pa riyan syempre, patuloy ang pagsunod sa minimum health protocols o sa 7 commandments. Ngayon, nakikita rin natin ngayon, syempre, yung bahagi ng EDSA southbound, maluwag sa oras na ito. Pero kasama na nandito ngayon, yung ilan sa mga kasama natin mula sa lokal na pamahalaan ng Caloocan na nanghuli o naninita ng ilang mga taxi drivers na hindi nakasuot ng seatbelt o kaya naman ay nagbababa at nagsasakay sa maling sakayan at babaan. In terms sa lagay ng traffic, no, walang problema. Tanging nagkakaroon lamang ng build-up doon sa may Monumento Circle at maging dyan sa may stoplight sa may Adeso Street in going southbound at maging sa northbound, yung mga kumakaliwa, going Adeso Street papunta ng C3, Malabon, Navotas. Pero once green and going naman, ay tuloy-tuloy naman ang dali ng trapiko. Sa oras din na ito, mahaba na yung pila ng mga bus para makapagpasakay ng mga pasahero dito. Approximately, right now, kita natin, nakausap din natin ng ating mga Cavite, halos isang oras ang kanilang bubunuin bago sila makasakay ng bus. Pero once naman na makasakay sila, ay tuloy-tuloy naman ang dali ng mga sasakyan. May ilang nga lang tayo napansin kanina, may ilang mga pasahero na talagang hinahabol nila yung bus para lamang makasakay sila. Kaya sa ating mga Cavite, kailangan mag-ingat pa rin po tayo at patuloy ang pagsunod sa minimum health protocols. Paalala rin sa ating mga Cavite, lifted a number coding scheme at ang shock ban sa Metro Manila dahil pa rin sa pinaiiral ng Modified Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region. At para sa iba pang ulat trapiko, silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, ay tawag na sa hotline ng MMDA na 136. Yan muna ang latest Chica on the Road mula rito sa EDSA Caloocan. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness.
This is your traffic check 50 para sa Bayan Back. Studio, back to you guys.